Hi guys! So gusto nyo bang manalo ng 500 pesos sa video na to? Ang gagawin nyo lang guys ay like nyo po yung video na to at mag-comment lang po kayo sa keyword dyan na ilalagay ko mamaya. I-comment nyo yan sa comment box at pipili po tayo ng winners po natin ng 500 pesos sa video na to. And guys, meron po tayong yung partner natin nagbigay po ng ating giveaway, which is yung Honor Tablet. Makikita nyo ngayon dyan sa screen. Yan po yung giveaway natin. Wow. Make sure guys na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para may chance po kayo manalo sa Honor Tablet na ibigay ng ating mga sponsors. At guys, make sure guys na i-like nyo lagi yung video at mag-subscribe kayo. At punta po kayo sa Facebook group natin. Nandyan po sa link sa description. I-post nyo lang po yung mga comments nyo doon at pipili po tayo ng winners po natin ng Honor na tablet. Hi guys! What's up? So ngayon guys, 2024 na. At itong video na to ay gusto kong i-share sa inyo yung meron akong 5 passive income ideas na malalaman nyo inside this video. So marami guys ang mga options or paraan kung paano tayo kumita ng pera online. Pero guys, itong mga ituturo ko sa inyo, ito ay passive. Pag sinabing passive, sa una meron tayong, pwede tayong mag-exert ng effort, tapos darating yung panahon, pwede na ko tayong kumita lang ng kumita dito po sa mga application na to or sa labas din to, pwede rin po yan sa offline, pwede rin yan sa online. Ito mga ideas na isishare ko inside this video. So make sure guys na panoorin mo yung video hanggang sa dulo. Hi guys! Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo ba paano kayo kumita ng pera online, tutorials, motivation, trading at mga investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gustong kumita ng pera online. Huwag na natin patagalin guys, let's go! So ito yung unang-una guys na passive income ideas. Ito guys, personal, meron po tayong kita dito at ito ay 5 years ko nang ginagawa etong passive income na to. So ano ba yung passive income na i-share ko sa inyo? Sa una, number one sa akin for passive income is walang iba guys kundi yung pinapanood nyo ngayon, YouTube. So guys, 2018 nag-start ako mag-YouTube. So ngayon 2024 na. So magsi 6 years na ako dito and yung mga videos na ginawa ko noong 2018 hanggang ngayon guys, meron pa rin tayong nare-receive doon na maliit, hindi ganun kalaki, pero meron pa rin tayong kita doon sa mga videos natin na ginawa 2018-2019. Na-monetize kasi ako 2019. Pero nag-start ako mag-upload ng mga videos ko 2018. Hanggang ngayon guys, meron tayong nare-receive. Hindi man ganun kalaki, pero meron pa rin akong passive income sa mga videos na ginawa ko way back 2018, 2019, 20, 21, 23. Meron pa rin tayong kita. Kaya maganda po mag-start po ng YouTube. Alam kasi ng iba, doon lang pwedeng manood. Pero ang totoo, ang YouTube is second search engine po yan. Okay? Meaning, ibig sabihin, kapag meron silang sinesearch, ang next sa Google, susunod ay mga videos. Halimbawa, gusto nilang kumita ng pera. Okay, Google lalabas yan, next na kaagad yan po ang search engine na YouTube. Kaya pwede po tayong pwede kayo mag-start na ngayon ng YouTube. Napakadali lang. Wala kayong ilalabas na pera. Ang gagawin nyo lang guys, just share kung ano yung naiisip nyo, ginagawa nyo. Ang totoo, marami nang gumagawa niyan. At siguro yung mga videos ko 2018, yan ang itinuturo ko. Gawa lang sila ng videos na i-share nila kung ano yung ginagawa nila. And ngayon guys, lalong-lalo yung mga shorts, napakabilis gumawa ng video. Yan yung first na passive income ideas na hanggang ngayon guys, ako personal, kumikita ako dyan. Pangalawa, so ano yung pangalawa na gusto kong i-share na passive income ideas ngayong 2024? Walang iba guys kundi yung affiliate marketing. Alam nyo guys, ang affiliate marketing, napakadali po yan. So maraming mga companies ay pwede po tayong sumali dyan, okay, yung affiliate marketing program nila. It's 100% free. Karamihan guys, libre lang po sumali sa affiliate marketing. Paano ba nangyayari yan? Ganito lang po yung sistema dyan sa affiliate marketing. Okay, mag-join po kayo. Join kayo sa affiliate program nila. Email and then magkakaroon kayo ng dashboard. At kapag may dashboard na po kayo, bibigyan po kayo ng specialized link. Yung link na yon, isishare nyo lang po yon. Halimbawa, ano ba yung mga affiliate
na number one na pwede kong i-share sa inyo, yung Shopee and Lazada. Yan po yung number one affiliate, guys, na kung saan pwede ko tayong kumita ng passive income. Kasi bakit merong tinatawag nilang cookie? Yung mga affiliate na yan, may cookie po yan. Ano ibig sabihin ng cookie? Ibig sabihin, 24 hours, yung link nyo na yon, kahit di sila bumili nung clinic nila yon, and naisip nila sa kinagabihan, okay, pwede pa rin po silang bumili at meron pa rin po kayong maliit na komisyon doon. Yan, napakaganda po yung affiliate marketing. Okay? So, tuloy-tuloy po yan. Kasi bakit? Kaya nagiging passive siya. Kaya may mga videos ako sa aking YouTube channel, isineshare ko doon yung mga ideas na mga affiliate mismo sa mga iba't ibang mga website. Pwede ko tayong sumali dyan. Marami akong videos previously, i-review nyo lang. Marami kong isineer na kung saan pwede ko kayong kumita or pwede po kayong sumali sa mga affiliate network na libre at pwede kayong kumita. Marami na po akong proof na ipinakita po sa mga videos ko yung mga kinita natin sa ating pag-a-affiliate. And the good thing, sabi ko nga, 100% libre and passive na po yan. So mag-exert lang po muna kayo ng effort and then pag nakapag-build na kayo ng maraming mga nag-click-click doon sa link na yon, meron po kayong kita. So ang mga dalawa po yung klase ng ating affiliate, merong tinatawag nilang recurring at meron ding one time. So sa akin, yung mga affiliate marketing na sinalihan ko, recurring. Ibig sabihin, monthly meron tayo nare-receive. Ang totoo nga, yung iba, karamihan, daily. Okay? So one time ko lang siyang pre-promote and hanggang ngayon, guys, kumikita tayo sa ating mga affiliate marketing network na sinalihan. Okay? So pangatlo, ano naman yung pangatlo na maishishare kong passive income ideas? Walang iba, guys. Ako, guys, mismo, kasali rin dito. Pwede po kayong mag-join sa mga cooperatives. Ano yung cooperatives? So, pwede po kayong sumali sa mga co-op. Yung tinatawag nilang co-op. Okay, may mga online, meron ding offline. So, sa inyo, kung kayo viewer, pwede kayong mag-join. Hanapin nyo po yung mga cooperatives sa inyong bayan o sa probinsya nyo. So, pwede po kayong kumita dyan from 8% up to 20% per annum na dividends. So, depende po sa kung gaano kaganda po yung cooperative na sinalihan nyo. So, sa amin, based on my experience, so, naglalaro po yun ng 8% to 20% yung mga cooperatives. Pero, make sure, guys, na ito po ay stable na. So, yung sinasabi ng mga kasama natin, at least 10 years. Pero, sa pwede na rin po yung 1 year at as long as maganda po yung track record ng cooperative na yun. And, wala na po kayong gagawin doon. Maglagay lang po kayo, mag-sign up po kayo, mag-join po kayo doon. Okay, may dividends yearly. So, ibinamimigay po nila yung dividendo na yon or yung profit ng company, isishare po sa lahat ng mga regular member at saka mga associate member. Dito po sa, dyan po sa cooperative na sinalihan nyo. Kaya make sure, guys, na magharap kayo ng legit, pwede pong magiging passive income ideas po natin yan. And, number four. So, ano yung number four na passive income ideas na pwede nyo pong gawin ngayong 2024? Walang iba, guys, kundi yung high yield na online banking. Napakarami na ho, hindi na iisa. Sobrang dami na po yung mga application na yan na kung saan pwede ho tayo mag-join, napakataas po yung interest. So naglalaro po yan ng 4.5 or 2.5% up to 14%. Meron yata yung iba. Okay, ano yung mga yun, Mark? So una, pwede po kayo mag-join sa, meron kayong application ng Komo. 2.5% po yan, binibigay ng Komo. Pwede rin po yung GoTime. Ang GoTime po, yan po yung kwan ng Robinson. Yan po yung online banking ng Robinson. Uno Bank. So, C-Bank. Yung mga yan, meron pong 6% yata yung mga yan. So, punta lang po kayo dyan sa application. Hanapin nyo yung mga bank na yon, online banking na yon. Ilagay nyo lang po yung pera nyo doon. And the good thing, guys, anytime pwede natin ilabas. Okay? Pwede nyo pong ilabas yung pera nyo doon sa online banking na yon. At pwede po siyang magka-interest compared dun naman sa bangko na baka tanong niyo sa akin, Mark, bakit napakalaki ng mga interest na ibinibigay nila? So wala kasi silang overhead expense na. Meaning, wala silang office, wala silang empleyado na babayaran pa. So yung overhead expense nila maliit, kaya ibinibigay nila as interest sa mga depositor po nila dun sa kanilang online banking. Kaya napakaganda ho na maglagay ng pera dun sa online banking na yon. Pero napakarami na rin po dito sa Pilipinas. And number 5, walang iba, guys, kundi yung pera natin, pwede. Pero syempre, pag sinabing invest, meron siyang katapat na risk.
Okay, so ang katapat niya, medyo mas mataas yung interest, mas malaki rin po yung risk. So, Mark, ano yung mga pwede kong invest? Pwede ho tayong mag-invest sa stock market. Kung may idea po kayo doon, pwede na po kayo doon. Kasi meron pong tinatawag nilang dividends din. Okay, every 3 months, ibinamimigay ng company yung mismong dividends ng inyong stock na nabili. So, depende kung ilang share yung nabili nyo. Okay, so madalas, every 4 or every 3 months, quarterly, namimigay yung iba. Pwede rin po yung mga REIT, Real Investment Trust. Okay? So yung 90% ng yung mga rentals dun sa mga ipinatayo ng mga REIT na yon, ipinamimigay sa mga investors. Okay? Naglalaro yan, depende kung gaano kaganda po yung mismong company na yon na nag-o-offer ng REIT. Okay? And pwede rin po tayo sa cryptocurrency. Ano ba yon? Yung scam? Hindi. So ito po ay pwede kayo mag-stake. Bibili lang po kayo ng isang cryptocurrency, i-stake nyo po yung crypto nyo na yon, meron po siyang reward. So, yung reward na yon, so hindi po magagalaw yung pera nyo, yung reward pwede rin po i-convert yan sa pera na po yon. So, staking, hanap po kayo ng mga cryptocurrency na may staking, stake nyo lang po yung pera nyo doon, may reward po yon daily, at meron ding mga monthly na reward na nare-receive. At pwede na po nating i-convert yun sa ating peso. So, ito lang yung 5 na passive income ideas 2024 na pwede nyo nang simulan ngayon. So, ito lang ang i-share. Sana nagustuhan nyo yung aking 5 passive income ideas. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye!